Hey guys, welcome back to the channel. This is your boy Manu, and today ang pag-uusapan natin ay ituturo ko sa inyo yung secret kung paano nga ba napatunog ng ganoon yung aking drum cover. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, kung ikaw ay bagong aking manonood, please subscribe to this channel and also click that bell notification icon para ma-notify ka sa bawat upload ko. And also, if you like this video, please click that like button para naman mag-rank yung video ko at makita ng ibang tao. And also, kung may katanungan ka, violent reaction o hindi kaya, meron kang nakita, meron kang comment, please, huwag ka mag-atubili. Comment down below and gagawin ko ang lahat para sagutin yung iyong mga katanungan. Alright guys, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa at inire-reveal ko na lahat ng secret ng video na yan. So let's head over dito sa aking favorite DAW, ang Reaper. So yung video na yan guys na ginawa ko ay nirecord ko lang yung performance ko using my e-drums. Ang drums na ginamit ko dyan ay Alesis Strike Pro. Ginamit ko lang siyang MIDI controller as regular keyboard lang, no? So, meron ako nilabas sa tutorial about doon. So, ilalabas ko yung card somewhere there. So, dun kayo pwede mag-start kung paano ko nagawa yung ganong klaseng video. And kung paano ko na-capture yung performance ko sa MIDI. So, since nakuha ko yung MIDI, wala na akong problema. So, nakuha ko na yung gusto ko. So, ang ginawa ko na lang ay nilinis ko na lang siya. Konting edit and quantize. Preserve yung dynamics. And then, out from the box, yun na yan. Okay? So, ito yung MIDI na na-generate nung aking performance. So, human siya. Saktong-sakto. Yung dynamics niya ay well-preserved kasi galing siya sa drum pad. So, tao yung gumawa niyan. Hindi, well, kapag nagpo-program ka man ng drums, tao pa rin. Pero, you know, it's from my limbs. So, natural siya. So, kung makikita niyo dito, iba-iba yung kanyang dynamics. Okay? And then, after nyan, nag-load ako ng isang napakagandang plugin from GGD, which is One Kit Wonder Modern Fusion by GGD. So, gustong-gusto ko yung sound nitong kit na to kasi out from the box, sobrang okay na siya. Okay? So, ito yung tunog ng performance video. So, mapapansin ninyo, natural. Ako yan. Next na ginawa ko dyan, nung nakuha ko na guys, yung performance ko sa MIDI is, clinic ko to, right click, and then sinelect ko yung mga tracks. Okay, and then right click, and then render freeze track. So, alam ko magtatanong ka, Manu, bakit may mga ganito? Okay? Meron tinatawag na GGD routing, no? Yung GGD routing, hindi natin yung i-discuss sa topic na to. Gagawa ko ng separate video for that. Gagawa ko ng separate tutorial for that. Kaya please stand by. So ngayon, ang focus natin is ipakita ko sa inyo kung paano ko minix yung buong kanta. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to this channel. Click that bell notification icon para once na matapos ko na yung video na yun, ay manonotify ka at malalaman mo yung secret kung paano, no? Kung paano yung routing na yan. So next na ginawa ko dyan guys, na okay na ako, niload ko na yung GGD. By the way, going back to the GGD Modern Fusion, wala tayong settings na ginala. Out from the box, yan na yun. Kasi ang ganda na ng tunog niya, hindi ko na kailangan galawin pa, and gusto ko na lang siya gamitin. Yan yung purpose nila Noli kung bakit nila ginawang ganito yung plug-in. So out from the box, okay na siya. Maliban na lang kung may mga customizations ka na gustong gawin. Like EQ, more body, kung gusto mong reamp yung drums or snare, pwede mong gawin yun. So, no, once na okay na siya, yung next na ginawa ko ay mag-render ako ng stereo para magawa ko to. Itong part na to ay nag-click ako na clean ko yung kick hanggang room, and then render freeze track stereo stems. Okay? Stereo stems. Ang ibibigay sa inyo niyan guys ay mga WAV file na stems, no? Okay, so after nyan, hindi na natin kailangan na to. So, let's get rid of that. Okay, so let's solo the drum performance and see. Right, good na siya. Good na good. Okay, kung mapapansin ninyo, wala na akong ginawa dyan. As in, wala. Dito, wala talaga guys. Wala akong prenasas dyan. As in, literal. Dahil gusto ko na yung tunog ng drums na yan. Ang ginawa ko na lang is yung pinaka-track mismo, yung nagbaba ko ng around
16.5 dB para magpantay yung para lang mag-level yung drums na ito, itong drums na ito and also the audio. Next na ginawa ko ay naglagay ako ng let's color this one as purple kasi medyo na OOC ako. Okay. So yung instrument bus. Okay, yung instruments bus kung nasaan yung drums and also yung Bring Me the Horizon na track. Sa instrument bus na to, meron akong nilagay na VPC Grey. So ang VPC Grey is siyang compressor. Ang ginagawa lang nitong compressor na to, napakalaking tulong nito kasi ito yung dahilan kung bakit hindi mo naririnig to yung snare non track, yung original track at ang naririnig mo ay snare ko. Kaya kung tatanungin mo ako paano ko tinatanggal yung snare sa track, ay hindi. Hindi ko tinatanggal yung snare sa track but instead, yung performance ko yung ginagamit ko. Using VPC Grey, siya yung nagtatrabaho nun para sa akin. So ang ginagawa niya guys, watch the meter. So kung mapapansin ninyo, every snare hits, nagda-duck siya, no? Nagda-duck siya ng 3 dB. So umiilaw, okay? Umiilaw. So itong mga ilaw na ito represents as 1, 2, 3 dB, no? 3 to 4 dB. Okay, so ang settings dyan ay fast attack, fast release, no least style, famous itong settings ito dito sa compressor na to. 4 to 1 ratio and then nag-start ako maghanap ng frequency kung saan magre-react yung compressor. HPF, around 50 Hz. Sa region na yan, dyan ko nakita na nagre-react yung compressor. Okay. Alright, so kung i-blend natin siya. So kung mapapansin yung every snare hit, no? Kaya every kick hit, so nagda-duck yung ano, nagda-duck yung buong mix. So kasakit lalong-lalo na itong track. Right, next is the SSL comp by waves. So ang settings ko dito guys is fast attack, slow release, and then 4 to 1 ratio. And then yung threshold sinet ko around 5 dB. So nagre-react lang yung aking compressor on kick, no? Around 1 to 2 dB gain reduction lang. So yan lang, and then next na plugin natin ay fab filter. Yung style niya all around, Pro L ng fab filter, napakagandang plugin, isang limiter pampalakas. Plus 10 gain lang ako dito. So without this. With. Okay, so lastly is yung L1 limiter. Itong limiter na ito ang ginagawa yung outsealing, siguraduhin mo lang na 0.1 wala ka nang tatanggapin na iba. Okay? So, pang save gain ko lang yan. Alright, yung restream, huwag nyo napansinin yan para yan sa OBS para narinig nyo yung nasa Reaper. So, yun lang guys. May clean tutorial para sa'yo and I hope magamit mo to sa mga future drum covers mo and future projects mo. Don't forget to subscribe to this video and then click that bell notification icon para ma-notify ka sa bawat upload ko. And if you like the video that I have made for you, please like para naman mag-rank yung aking channel. And also, kung meron kang violent reaction questions or kung meron kang nasa isip, please don't forget to comment down below. Please follow me on Instagram and also on Facebook. Nandun ako sa mga social media na yan. Doon din ako nagpa-post minsan. Kaya don't forget to follow me on those channels as well. And also, pinaka-importante sa lahat, don't forget to share this to your drummer friends around, no? So, napakasaya mag-drums, napakasaya mag-mix, napakasaya tumugtog. At napakasaya ang gawin, lalong-lalo na kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. Stick to your passion, forget everything, do it. Because you love it and then let the rest follow. So yun lang, maraming salamat guys sa pagtambay and until next time, have a good day and goodbye. I'm out.